ganito na lang yung sitwasyon sa bayan ng Santa Ana dito sa Cagayan. Napakalakas ng ihip ng hangin at napakalakas din ng puros ng ulan. Kaya naman, nagsasagawa ng PMP evacuation ng bayan ng Gonzaga kung dumating tayo kainang umaga at sila din ay naghahanda na. Inilan sa mga barangay sa mga bayan ito ang malapit talaga sa dagat. Kaya yun yung kanilang target na mapuntahan para mapalikas yung kanilang mga residente para madala sa evacuation center at maging ligtas. Maraming mga barangay sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga ang tinuturing na coastal barangay, kaya yun talaga yung kanilang pupuntahan para nga manawagan. Naasahan na ganito yung magiging sitwasyon hanggang mamaya o di kaya bukas, lalong-lalo na dito sa Santa Ana, Cagayan, na sinasabing pinakamalapit sa sentro ng Bagyong Egay. Dito sa barangay Kasambalangan sa bayan ng Santa Ana ay nagsasagawa na ng forced evacuation para sa mga residenteng nakatira ilang metro lang sa dagat. Nandito yung mga tauhan ng barangay at lokal na pamahalaan. At nandito na rin yung military or uniformed personnel para nga tulungan sila na makalikas dito sa lugar na ito. Dahil nga napakalapit nila sa dagat ay inaasahan na baka magkaroon ng storm surge. Lalo't naglabas na rin ng warning ang PAGASA na posible ang 2 to 3 meters na storm surge sa mga baybayin. At nakikita nga natin na yung ilan sa mga residente ay ayaw pang lumikas dahil nga yung isa ang rason ay may sakit pa daw yung kanyang anak at yung iba ay may mga alagang hayop. Nakita nga rin natin na yung isang babae ay lilikas na lang, ay pinapakain pa yung kanyang alagang hayop. Naiintindihan naman ito ng mga opisyal, pero syempre ang mahalaga talaga ay yung buhay ng tao. Nandito sa likod ko yung ilang residente naghahanda na para umalis at sila nga ay dadalhin sa evacuation center para sila ay maging ligtas dahil inaasahan na mamaya o bukas ng umaga ay mananatili ang paghambalos ni Super Typhoon Egay.